Aso! Gaano nga ba kalakas ang mga magigiting na sundalo ng Pilipinas? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Sir PTV! Shoutout kay Yuan Ryle Rodriguez at shoutout kay Luis Vlog. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa ating nakaraang video ay napag-usapan natin ang ilan sa mga magigiting ng mga special forces o sundalo ng ating bansa. At ilan sa mga ito ay ang Philippine Scout Rangers, Special Action Force, at ang Naval Special Operation Group. At sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang ilan pa sa mga malulupit na mga tagapagtanggol ng mamamayan ng Pilipinas. Ang Light Reaction Regiment ay kinikilala bilang counter-terrorist unit ng ating Philippine Army at ng Special Mission Unit. Nagsimulang buuin ang LRR noong taong 2000 at nagsimula na silang maging aktibo noong 2004 at magpasa hanggang ngayon. Alam mo ba na kilala ang LRR noon bilang Light Reaction Battalion at Light Reaction Company? At sa mga panahon na ito ay sinasabing ang naging advisor o trainer nila ay mga Amerikano na miyembro ng American Special Forces. At talagang sa training pa lang nila, sa panahon ng 2002 balikatan exercises ay nakitaan na ng mga American instructors ang mga Pilipino ng potential sa pagiging sundalo. Isa sa pruweba na malaki talaga ang tiwala nila sa mga Pilipino ay matapos lamang ilang buwan nilang training ay sinabak agad sila sa paghugis sa mga teroristang Abu Sayyaf sa Mindanao. Alam mo ba na hindi basta-basta ang makapasok sa LRR? Sapagkat lahat ng nare-recruit sa unit na ito ay may mga combat experiences na. Hindi lang sa physical na lakas ang kailangan mong ipasa dito, sapagkat binibigyang din nila sa selection process ang psychological screening. Dahil napaka-importante na angkop ang personality ng isang trainee sa unit na ito. Matapos ang selection process ay kailangan lang dumaan sa counter-terrorism training course ng 6 na buwan. At dito naman nila matutuhan ang tamang aksyon sa mga surgical raids, hostage rescue operations, at direct action missions. Pero sa paglipas ng ilang taon ng pagkatatag ng unit na ito ay unti-unti na din nilang binabago ang kanilang proseso ng training na kung saan ay una nilang natutuhan sa mga sundalo ng American Special Forces. Sa ngayon ay mas naging mahigpit pa sila lalo sa mga training
lalong-lalo na sa jungle warfare at pagpapalit ng mga taktika na hindi madaling mapredict ng mga terorista. Tinuturuan din sila na ilagay ang sarili nila sa estado ng pagiging terorista. In short, inaaral nila ang kilos at taktika ng mga ito upang madali nilang mabasa ang galawan ng mga ito kapag nasabak sa mga engkwentro. Isang maral sa naging problema, hindi lamang ng LRR, pagkus naranasan din ng Scout Rangers at Special Force ng ilan sa kanilang mga pinakamagagaling na miyembro ay tila nakumbinsi o kinukumbinsi na sumalit sa bagong unit na binuo ng US Army, which is tinatawag nilang Delta Force. Isa ito sa ikinakatakot nilang mangyari noon. Ngunit kung obserbahan natin ngayon, ay tila marami na sa mga magagaling na sundalo ng Pilipinas ay naglilingkod na sa US. At isa sa posibleng dahilan nito ay ang praktikalidad, sapagkat higit na mas malaki talaga ang budget na ibinibigay sa kanila kung ikukumpara mo dito sa Pilipinas. Huwag sanang masamain itong sinasabi ko. Dahil hindi lang naman sa field ng military, ito nangyayari. Bagkus sa kahit anong profession sa Pilipinas, ay laganap na ang ganitong klase ng kalakaran. Ilan sa mga pinakamatindi nilang engagement ay ang Trojan Horse Operations, Communist Insurgencies, Moro Conflict, Manila Peninsula Siege, Marawi Crisis, at marami pang iba. At ilan sa mga nabuo nilang structure ay ang mga sumusunod. Ang Marasog o Marine Special Operation Group naman ay Elite Ground Forces Unit ng Philippine Marine Corps. Kagaya ng ka-counterpart nito na NAVSOG, ang Marasog ay specialized din sa lahat ng klase ng operasyon. Mapalupa, dagat, o yung papawid man yan ay siguradong di nila uurungan. Ang isa sa major na pagkakaiba ng Marasog sa NAVSOG ay ang uri ng pagsasanay, sapagkat ang ginagamit na taktika at training ng Marasog ay ang mas nasagawa ng 1st Scout Ranger Regiment at Special Forces Regiment. Samantalang ang NAVSOG naman ay sinusundan ang proseso ng isinasagawa ng US Navy SEAL, which is hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa malaking controversial sa ating bansa. Hindi rin basta-basta ang pagpasok dito, lalong-lalo na kung ikaw ay civilian, dahil kailangan mo munang dumaan sa AFP bago ka mag-apply sa Marasog. Kailangan mo na nilang kompletuin ang Marine Officers Basic Course at ang Marine Basic Warrior Course na talagang hindi basta-basta ang pagdadaanan mo training na nakaabang dito. At gaya ng iba nating mga sundalo, ay hindi dapat lagi nakadepende sa maarmas. Bagkus kailangan din lang linangin ang pisikal na lakas at pagiging madiskarte, lalong-lalo na pag nagkagipitan sa laban. Ilan pa sa mga dapat mong malaman pag nag-train ka sa Marasog ay dadaan ka sa 6 na buwan na Force Reconnaissance Course. At sa bawat kurso ay limitado lamang sa 60 na estudyante ang isasalang.
ilan sa pagdadaan mo dito ay ang Jungle Environment Survival Training, which is isa sa pinakamahirap na parte ng training sa Marso. Kailangan mo ring makapasa sa tinatawag nilang test mission. At dito nila susubukin ang katatagan mo dahil sasaba ka na sa isang live operation laban sa mga enemy combatants. At kadalasan sa kanila ay mga rebelde. Alam mo ba na marami sa mga trainees sa test mission na ito ang nasusugatan? At madami din ang namamatay. Ilan sa kadalasang kaengkwentro nila dito ay ang mga rebelding abusaya sa Mindanao. Dadaan ka din sa Scout Ranger course, Basic Airborne course, at VIP Security Training. At ilan sa mga role ng Marsog ay ang Riverine Operations, Mountain Operations, Jungle Operations, Counterterrorism, Air, Land, Water Insertion, at marami pang iba. At ilan lamang yan sa may impormasyon kung gaano kagaling ang sundalong Pilipino. Nice ba mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito na nga sa mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.